Tutong ginang gitara at ang kaya ayang lira. Ipaninyo ang trumpeta. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magandang tanghali po sa ating lahat. Magandang tanghali po, Father. Ngayon po ay ating ipinagdiriwang ang kapistahan ni Apostol San Andres. Sa diwang ito, atin munang aminin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Sa Diyos sa kaitasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya, pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubunyi pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong aking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Heso Kristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Kasalanan ng sanlibutan, awa ka sa amin. Ikaw na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulukluk
sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon. Ikaw lamang, O Hesukristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami nakikiusap na iyong paunlakan, sa hiling naming kami laging idalangin sa iyong harapan ni Apostol San Andres na nangaral at nangasiwa sa iyong sambayanan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, kung ipinahayag ng Diyos, mga labi ni Jesus ay Panginoon, ay nananalig ka ng buong puso at siya'y muling binuhay ng Diyos. Maliligtas ka sapagkat nananalig ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa ganyo'y napapawalang sala at nagpapahayag sa pamamagitan ng kanyang labi at sa gayoy maliligtas. Sinabi sa kasulatan, hindi mabibigo ang sinumang nananalig sa kanya. Walang pagkakaiba ang katunayan ng Hudyo at ng Griego. Iisa ang Panginoon ng lahat ng siya ay nagkakaloob sa kanyang kayamanan sa lahat na tumatawag sa Kanya, sapagkat sinabi sa kautusan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Ngunit papanong tatawagan ng mga tao ang hindi sinasampalatayanan? Papano sila mananampalataya kung wala pa silang napapagbigyan tungkol sa Kanya? Papano naman sila makakapakinig kung walang nangangaral? At papano makapangangaral ang sinuman kung hindi siya sinusugo? Ayon sa nasusulat, okay inam na makitang dumarating ang mga nagdadala ng mga buting balita. Ngunit hindi sa lahat ay naniniwala sa mabuting balita. Ganito ang sinabi ni Isayas, Panginoon, sino ang naniniwala na sinasabi mo sa amin? Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at nakakapakinig lamang kung may nangangaral tungkol kay Kristo. Ngunit ang tanong ko'y, hindi ba sila nakakapakinig, nakapakikinig ng salita, sapagkat abot sa lahat ng dako ang tinig nila at ang mga salita nila'y lalaganap sa sanlibutan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa bawat salmo, laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Ang langit ay naghahayag na ang Diyos ay dakila. Malinaw na nagsasaad kung ano ang kanyang gawa. Bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang patlang. Patuloy na nag-uulat sa sunod gabit araw. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Walang tinig o salitang ginagamit kung sa bagay. At wala ring naririnig na kahit na anong ingay.
Gayunpaman, sa daigdig ay lalaganap yaong tinig. Ang balita'y umabot sa duluhan ng daigdig. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Sumunod kayo sa akin at kayo'y aking gagawin, katambal ko sa tungkulin. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo inyo ang Panginoon. At sumainyo inyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sa paglalakad ni Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya ang dalawang mangingisda, si Simon na tinatawag na Pedro at ang kapatid niyang si Andres. Sila'y naghahagis ng lambat. Sinabi niya sa kanila, "Sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mamamalakaya ng mga tao." Noon di iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod kay Jesus. Nagpatuloy siya ng paglakad at nakita rin niya ang magkapatid na Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo. Sila'y nasa bangka kasama ang kanilang ama at naghahayuman ng lambat. Tinawag din sila ni Jesus. Agad nilang iniwan ang bangka at ang kanilang ama at sumunod kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang tanghali sa ating lahat. Magandang tanghali po, Father. Sino po dito ang hindi taga Batangas? Taas po ang kamay. Sino po ang first time dito sa Padre Pio? May ilan po. So maraming salamat po sa inyong pagdalo. Welcome po dito sa parokya at pambansang dambana ng Santo Padre Pio. Palakpakan natin ang Diyos. Salamat sa Diyos at tayong lahat ay nagkatipon-tipon dito sa araw na ito. Ano po ba ang ating ipinagdiriwang sa araw na ito? Ang alam po natin sa mga Pilipino, ito ay araw ni Andres Bonifacio. Ano po? Pero marahil yung pangalan niyang Andres, ito ay hinango sa talagang ipinagdiriwang ng simbahan sa araw na ito. At yun ay walang iba kundi si Apostol San Andres. Isa po sa mga apostol ng ating Panginoon. At napakinggan nga po natin sa ating ebanghelyo ang pagtawag sa kanya. Papaano po siya tinawag? Ang sabi dito, noong panahong iyon, sa paglalakad ni Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya ang dalawang mangingisda, si Simon na tinatawag na Pedro at ang kapatid niyang si Andres. So si San Pedro, na kilalang kilala po natin, na tatlong beses nagtatuwa sa ating Panginoon, siya po ay may kapatid at yun nga ay si San Andres. At yun po ang ating pinagdiriwang sa araw na ito. At si San Andres, noong siya ay namatay, siya ay naging martir. Po, siya ay yun sikat na ipinako ng pabaliktad sa krus. Kaya mga kapatid, sa umagang ito, ano po ang nais kong bigyang diin? Dalawang bagay po. Unang-una, kung papaano dapat tayo tumutugon sa Panginoon. Dalawang beses pong binanggit dito sa Ebanghelyo. Ano ang sabi? Nakalagay po dito, noon di, iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod kay Jesus. Yun po ang una. Pangalwa, agad nilang iniwan ang bangka at ang kanilang ama at sumunod kay Jesus. Meron pong binibigyang diing noon din. Ano po? Agad-agad. Sa Ingles, immediately. Ano pong ibig sabihin nito?
papaano tayo tumutugon kapag tinatawag tayo ng Diyos? Ito ba ay agad-agad o marami tayong dahilan? Kapag sinabi ng Diyos sa atin na ito ang gawin mo, iwasan mo na yan, lumayo ka na sa mga taong yan dahil yan ay nagdudulot ng iyong kasalanan, papaano tayo mangatuwiran sa Diyos? Tayo nga ba'y nangangatuwiran pa at sinasabing, Panginoon, hindi muna. Ayoko munang magpakabuti. Hindi ko muna gagawin ang gusto ninyo. Gagawin ko muna ang gusto ko. Mga kapatid, si San Andres at ang kanyang mga kasama, agad-agad tumugon sa Diyos. No ifs, no buts. Hindi nagdahilan na, Panginoon, may gagawin pa ako. Panginoon, paano pa ito yung mga gusto ko sa buhay? Kapag ginusto ng Diyos, yun ang mas makabubuti sa atin. Kaya ipinapaalala po sa atin, kung bunga ng ating pagdadasal, may sinabi ang Diyos na ito ang gawin mo, dito ka, ganito ang iyong gawin sa iyong buhay, sa iyong pamilya, sa iyong trabaho, sana po kung tayo ay sumunod, agad-agad. Immediately. Yun po ang number one. Number two, ang tanong po sa atin ay, bukod sa papaano tayo tumugon sa Diyos, ano ang handa nating isakripisyo para gawin ang kalooban ng Diyos? Ang sabi po sa Ebanghelyo, noon di iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod kay Jesus. Agad nilang iniwan ang bangka at ang kanilang ama at sumunod kay Jesus. Lambat, bangka, ama. Ito po ang iniwan ng mga alagad para lamang sumunod kay Jesus. Sasabihin natin parang hindi naman gasinong mahalaga. Mga kapatid, nung panahon ng ating Panginoon, yung lambat at ang bangka, ito po ang kabuhayan ng bawat isa, lalong higit nung karamihan na malapit sa dagat. Ito po ang kanilang source of living, pero iniwan nila yon para kay Jesus. Iniwan nila ang kanilang ama para kay Jesus. Mga kapatid, ano ang kaya nating isakripisyo para lamang gawin ang kalooban ng Diyos? Minsan kasi may mga bagay tayong hindi mabitawan. Mga maling relasyon, mga pailalim na gawain, mga bagay na humahadlang para tayo maging masaya, ng totoo, hindi po natin mabitawan. May mga tinatawag sa pagpapari, kailangan nilang iwanan ang kanilang pamilya. Sa pagmamadre, kailangan nilang iwanan ang kanilang pamilya, lumayo. Kaya-kaya natin itong gawin kapag narinig natin ang pagtawag ng Diyos. Mga kapatid, ano ang ihanda po nating isakripisyo para lamang masunod ang gusto ng Diyos para sa atin? Mga kapatid, sa araw na ito, ito po yung ipinapaalala sa atin. Dalawang bagay. Number one, papaano ako susunod sa Diyos? Ito ba'y agad-agad o marami akong dahilan? At pangalawa, ano ang handa kong isakripisyo para lamang gawin at masunod ang kanyang kalooban? Sa pagpapatuloy ng misa, idalangin natin na bigyan tayo ng lakas ng loob para kung saan man tayo tinatawag ng Diyos, agad-agad natin itong matugon. Ang kapalit man ito ay pag-iwan sa mga bagay at mga taong mahalaga sa atin. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso, pagkatibig mo ngayon nananalig, nagmamahal sa'yo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal.
Ama naming lumikha, pagbigyan mo kami upang sa aming mga alay na inihahain namin ngayong kapistahan ni San Andres ay maging kalugod-lugod kami sa ginagawang paghahanda at mabuhay kami sa pagtanggap sa iyong kaloob sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuning ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Itinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol ay saligat katuwang sa pagpapanatili ng iyong pagmamahal na di magwawakas kahit kailan. Kaming sambayanan mo dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kaming narito ang tagapagpahiwatig sa pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan. Banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugad sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulag. Sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ng aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin hanggang sa siyo'y tumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inihaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco naming Papa, ni Gilbert naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose ang kanyang kalnis-linisang esposo.
kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang alam mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Ito sa lupa para ng salamit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala. Patawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo. At sumayin niyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Thank you.
sa Diyos lamang mapapanada ang aking kaluluwa sa Kanya. Isa sa gawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Sa Diyos lamang mapapanata tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang banal na pakikinabang ay magpalakas nawa sa amin upang ayon sa halimbawa ni Apostol San Andres, kaming mga umaako sa kamatayan ni Kristo ay pagindapating mamuhay ng maluwalhati kaisa niya sa piling mo. Sa pamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat. Padre Pio, taga Petrel, China, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang,
kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo po sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hagad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nakahanda na po sa bandang unahan ng ating simbahan ang paglalagyan ng mga sobring may pangalan ng inyong mga mahal na yumao. Buong buwan po nating ipagdadasal ang kapayapaan ng kanilang kaluluwa. Makipag-ugnayan lamang po kayo sa ating mga tagapaglingkod. Ikatlo, mga kapiyo, kami po ay humihingi na inyong konting oras at pakikiisa para sa pagsusulat ng inyong mga pangalan at ilang detalye sa ating Pilgrim's Information Record Book na makikita sa paligid ng Divine Mercy Sanctuary, sa main church, sa main store at iba pang lugar dito sa pambansang Dambana. Ito po ay bilang bahagi ng documentation program para sa pagpapalawig ng datos at turismong pangsimbahan. Ay unang Sabado ng buwan, mayroon po tayong prosesyon sa karangalan ng Mahal na Birhen sa ganap na 5 ng umaga na sisimulan natin sa harap ng Fountain of Hope. Ang mga sasama ay inaanyayahang magdala ng kandila. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 2 ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumao nating mahal, sila nawa ay silayan ng ilaw na walang hanggan. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Taglay ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Kanyang patalingat habang
isa buhay, pag-ibig at katarungan.